Magandang araw mga bata, kamusta po kayo? Ngayon, ating pag-aralan ang tungkol sa mga naunang pag-aalsa laban sa mga Espanyol, paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Ang pag-aalsa o rebellion ay ang pagtugon ng mga Pilipino sa pagtutol at hindi pagsang-ayon sa ilan sa mga patakarang pinairal ng mga praile na siyang naging hadlang sa kalayaan ng mga katutubo. Ang pag-aalsa nila Kandula at Sulayman noong 1574. Naging matagumpay ang pagpapatakbo at pamamalakad ni Legazpi sa bansang Pilipinas. Ngunit, nang namatay siya ay nagbago ang pamamalakad ng ating bansa dahil sa pamamahala ni Gobernador Quido de Lavizares na siyang pumalit kay Legazpi. Yan po. Pagpatuloy natin. Ang pag-alsa nila Kandula at Sulayman na naganap sa Tondo ay kauna-unahang paghihimagsik ng mga katutubong Pilipino laban sa mga Espanyol. Tuluyang ibinalik ng mga praile ang kanilang mga karapatan na siyang naging dahilan upang itigil ng mga Pilipino ang kanilang pag-aalsa laban sa mga praile. Ang pag-aalsa ni Dato Magat Salamat na anak nila Kandula ay lalong naging matindi at mapanganib kumpara sa naging pag-aalsa ng kanyang ama at tiyuhin noong 1587 na itinatag niya ang isang lihim na sabuatan o samahan dahil sa mithiin niyang makuha muli sa mga Espanyol ang kalayaan ng mga ating mga katutubo. Yan, ito po yung pag-aalsa ni Dato Magat Salamat noong 1587 hanggang 1588. Samantala, nagmula naman sa gitnang Luzon at sa pulo ng Coyo at Borneo ang mga kasapi sa samahang itinatag ni Dato Magat Salamat. Nagkaroon sila ng sandatang mula sa Japan sapagkat nagkaroon din sila ng sabuatan ni Juan Gayo at Dionisio Fernandez na pawang mga Kristiyanong Hapones. Sa kasamaang palad ay hindi naging matagumpay ang mga mithi nilang itaboy ang mga Espanyol sapagkat sila ay dinakip at binitay dahil natuklasan ng mga praile ang kanilang lihim sa samahan. Ang pag-aalsa ni Nabangkaw at Tablot noong 1621 hanggang 1622 ay isang rebelyong panrelihiyon sapagkat marami sa mga katutubong Pilipino ang gustong talikuran at tuluyang iwan ang Kristyanismo. May ilan namang mga katutubo ang nais balikan ang dati at nakasanayang pananampalataya ng kanilang mga ninuno kaya sila nagre-rebelyon. Ayan po. Ipag-aalsa ni Simoroy noong 1649 hanggang 1650. Ang magtrabaho sa paggawaan ng mga barko na malayo sa sariling lalawigan ng mga katutubong Pilipino ay isa sa mga ipinag-uutos ng mga Espanyol. Dagdag nito ay ipinag-uutos ng mga praile na magpadala ng mga katutubong mula sa Samar, Cavite upang magtrabaho. Ito ay labag sa utos ng hari ng Espanya na dapat ay hindi sila mawalay sa kanilang pamilya, kung kaya sila hindi dapat hayaang magtrabaho ng malayo sa kanilang lalawigan. Ang pag-alsa ni Maniago noong 1660 hanggang 1661, ang mga kapampangan ay nagre-rebelde sa pamamagitan ng pamumuno ni Francisco Maniago dahil sa mithiin nilang makalaya noong Oktobre 1660. Ang nagudyok sa kanyang mag-alsa ay ang sapilitang pagtatrabaho tulad na lamang ng pagtatrabaho sa trusuhan at paggawa ng mga galyon. Nikayat naman ni Maniago na ang mga taga Pangasinan at Ilocos ay upang sumama sa kanya na harangin ang mga ilog para ang pagdala ng mga pagkain sa mga praile ay sadyang mapigilan. Ang pag-alsa ni Malong noong 1660 hanggang 1661, sa lalawigan ng Lingayen, Pangasinan ay nagkaroon ng pag-aalsa ang mga mamamayan. Noong Disyembre 15, 1660, ito ay naganap sapagkat nadala sa panawagan ni Maniago si Andres Malong na magrebelde laban sa kalupitang ginawa ng mga praile. Sadyang lumaganap naman ang kanilang pagbangon at napatay ng mga Pilipino ang ilan sa mga malupit na Espanyol maging ang kanilang gobernador-heneral.
Ang pag-alsa ng mga Ilocano noong 1661 sa paghihikayat ni Malong ay sumabay din ang pagkakaroon ng lakas na loob ng mga Ilocano na mag-alsa. Ang nag-udyok sa mga Ilocano na magrebelde ay dahil na rin sa kalupitan ng kanilang tinatamasa mula sa pamamahala ng mga Espanyol. Pinamumunuan ni Pedro Almazan ang rebelyon ng mga Ilocano. Ilan sa mga bayan kung saan sila naghasik ng lagim ay ang San Nicolas, Bacara at maging Salawag kung saan ay napatay nila ang ilan sa mga praile kasabay ang pagsunog ng kanilang mga simbahan. Ang pag-aalsa ni Tapar noong 1663. Noong 1663 ay itinatag ang isang bagong relihiyon na parang binagong anyo ng Kristyanismo ni Tapar, isang Bisayang mestizo na mula sa Oton, Panay. Ngunit sa kasamaang palad ay siya ay napatay sa pamamagitan ng pagbitay dahil sa pagtutol ng isang paring Espanyol na si Padre Francesco de Mesa, isang kilusang panrelihiyon na itinatag ni Tapar. Ang pag-alsa ni Jigo Silang noong 1762 hanggang 1763. Si Jigo Silang ay isang Ilocano na nakulong nang dahil sa kanyang petisyon na alisin ang pagpataw ng buhis sa ating mga katutubong Pilipino. Nang siya ay nakalabas ng kulungan ay hinimok niya ang mga mamamayan sa Viga na magrebelde laban sa mga praile. Noong Disyembre 14, 1762 nagsimula ang rebelyong Silang sa Vigan. Dahil sa pagkamatay ni Jigo Silang noong Mayo 28, 1763 ay pinagpatuloy naman ang kanyang asawa na si Maria Josefa Gabriela ang pakikipaglaban sa pag-aalsang nasimulan niya. Siya ay kilala bilang Joan of Arc. Ang pag-aalsa ni Dagohoy noong 1744 hanggang 1829. Ang pag-aalsa na pinamumunuan ni Francisco Dagohoy ay siyang itinuturing na pinakamalawak at pinakamahabag pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pag-aalsa ni Dagohoy laban sa mga Espanyol ay nagsimula nang ang kanyang namatay na kapatid ay tinanggihan ng kura na magkaroon ng Kristiyanong libing. Dahil sa galit ni Dagohoy ay napatay niya ang kura at kinumbinsi ang mga mamamayan sa Bohol na hindi na magpaapi at labanan ang kalupitan ng mga Espanyol. Ang pag-aalsa ni Hermano Poli noong 1840 hanggang 1841, siya po ay isang Tagalog na ispon niyang maging isang ministro ng Diyos. Ngunit hindi po siya tinanggap ng mga Espanyol sapagkat siya po ay isang Pilipino. Siya ay nagtatag ng isang kapatiran. Ito ay hindi nagustuhan ng mga Espanyol kung kaya siya ay pinatay noong November 4, 1841 sa bayan ng Tayabas. Itinusok sa poste ang pugot ng kanyang ulo upang ito ay mapakita ng mga tao at maging babala sa kanila na huwag sumuway sa mga Espanyol. Maraming salamat sa panunood at pakikinig. Sana'y meron po kayong natutunan at huwag pong kalimutan mag-subscribe po. God bless us all po. Maraming salamat.